sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga pinagkakautangan ng loob. Sama din po natin ang misa pasalamat para sa pamilya ni Nina at Gideon na nagdiriwang ng kanilang 25th wedding anniversary at sa lahat ng pamilya na patuloy na pinagbubuklod sa kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Ganun din ay alalahan din natin sa banal na pagdiriwang na ito ang mga mahal natin sa buhay na naunan sa atin at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kalitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, nagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kudero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Heso Kristo, ang kataasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal, ay iyong iniakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kalwalhatian ng Birheng Ina naming mahal. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamta ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ang kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, Dumating na ang pagliligtas ng Diyos, ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palabuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna,
maningning sa gintot ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ay paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Sa masamang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil din sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mga anghel ay masaya nang iyak-iyak si Maria sa langit na maligaya. Panginoon. At sumaiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria,
Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Sa araw pong ito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria, The Assumption of Mary. Ang doktrinang ito ng Assumption of Mary was dogmatically defined by Pope Pius XII on November 1, 1950 in the Apostolic Constitution Munificentissimus Deus by exercising papal infallibility. Sinasabi dito that having completed the course of her earthly life, Mary was assumed body and soul into heavenly glory. Ang Birheng Maria, pagkatapos ng kanyang buhay sa lupa, ay malwalhating iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Her union with God was complete, full, integral, body, and soul. At sa atin pong ebanghelyo ay napakinggan natin ang awit ni Maria, ang Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Pagpapasalamat sa Diyos sa mga dakilang bagay na ipinagkaloob sa Kanya. Pagpapasalamat sa Diyos sa walang hanggang pagpapala. Napakagandang tularan natin ang ating mahal na inang si Maria. Huwag tayong makakalimot magpasalamat at magpuri sa Diyos. Huwag tayong makakalimot na magpasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Napakabuti sa atin ng Diyos. God has done great things for us also. At kung susuriin natin ang ating buhay, makikita natin na kahit mayroong mga mabibigat na problema, kahit minsan nagiging masalimuot ang buhay, kung minsan ay mayroong pagbagsak, mayroong minsan tayong nasasaktan, meron tayong mga panahon na pinanghinaan ng loob, nawawalan ng pag-asa, para bang madilim ang buhay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, makikita pa rin natin na laging naririyan ang Diyos. Hindi nawawala ang Diyos sa buhay natin. At makikita pa rin natin na napakaraming bagay ang ating ipagpapasalamat sa Diyos.
dahil dakila ang Diyos. Dakila ang Kanyang pag-ibig sa atin. Ang ating mahal na Inang Maria ay buong kababaang loob na niyakap ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Siya'y nanatiling tapat sa ating Panginoon. Sana ang bawat isa din sa atin ay ating yakapin, sundin ang kalooban ng Diyos. Maging tapat rin tayo sa ating Panginoon. Tularan natin ang ating mahal na inang si Maria. Sabi nga po ni St. John Paul II, taken up into the heaven, Mary shows us the way to God, the way to heaven, the way to life. Taken up into heaven, Mary shows us the way to God, the way to heaven, the way to life. So hilingin din natin sa ating mahal na Inang Maria, nagabayan niya tayo patungo sa ating Panginoon, patungo sa langit, patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa mga may panghandog na sobre, makihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapayatalak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat ng mamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway makaakyat sa iyo. At bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na birheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimula't larawan ng laan mong masapit ng tanging sambayanang sa iyo'y nananalig, may pag-asa't kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak noong siya'y maging di na iba sa aming lahat upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo ang pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus namin mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at buling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa
Ati Gilbert naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kalinis ni Nisang Esposo. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace, 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 peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bye.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariyang iniakyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala. Sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas.
Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ipinaalam po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan at hinihikayat namin ang clay go or clean as you go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana. Paalala rin po na huwag tayong mag-iwan ng anumang kalat sa ating mga upuan. May mga basurahan po tayo sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, sa August 22 ay pansamantala po munang walang misa ng alas 2 ng hapon bilang daan sa Soltare event na gaganapin dito sa pambansang Dambana. At ikapito, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay isasagawa ang Operation Cyst o Bukol at Cleft Lip o Bingot sa pambansang Dambana sa pakikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, merong patient screening sa August 19, September 26, alas Sabado, from 9 a.m. at 3 p.m., gayon din sa September 2. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Mukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve, a te clamamus, exsulus Filii Ebe, a te suspiramus, gementes et me.